humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Magandang araw po, ako po si Amy Boyko. Kasama ko po ngayon si Doc Sosie De Leon at si Casendo, Chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Casendo, Doc Sosie. Yeah. Amy, magandang gabi. Magandang araw sa inyong dalawa, Casendo, Amy. At ituloy natin yung topic ng tungkol sa buhaya. Amy, Casendo, tiyempo naman, no? Kaya lang, maliit na buhaya yata itong nasuot ko, ah. Doc, yung katerno niyan suot ni, ni Casendo nung nakaraan. Oo, okay. Ano, na? Bakit kaya ganito ang simbolo nila, no? Buhaya, krokodilo, Ngayon, natutunan natin yung sa unang pinakita natin na iba pala, wala palang alligator sa Pilipinas, ano? Oo. Eh, kala natin mayroon dito sa atin, wala pala. Ang meron dito, Bayawak. Ah, iba naman yun. Iba yun. Oo. Pero, alam mo, sobrang interesting sa akin itong natin, usapan na ito. Kaya nga, parang, Doc, simulan na natin. Parang ganun. Hindi na nga, oo. Game na tayo. Siguro, hindi na natin masyado ipakikilala si Rainer at napakilala na nun sa unang episode natin. Yes, oo. Tuloy-tuloy na lang natin para marami at mahaba ang ating diskusyon tungkol dyan. Sige, pasok na natin siya sa Rainier ngayon. Sa gap one pa lang to. Kasi para mahaba-haba ang ating kwentuhan. Ayan. Sir Rainier, kamusta po? Ito, nandito na naman tayo sa pangalawa. Opo. Rainier, may tatanong ako, saan kayo kumuha ng yung foundation stock niyo ng Crocodilus porosus, yung pang-commercial? At paano nyo pinararami? Paano nyo pinopropagate? Yan ba ay nanganganak? Itlog ba yan? O paano? Habaan mo nga paliwanag para... Very interesting. Tawag nating parent stock. Yun po ay galing sa Palawan lahat. Sila po yung produkto ng ating technology transfer. Meron tayong 6 na crocodile farmers na nabiyayaan ng gobyerno para gawin yung industriya ng crocodile dito sa Pilipinas. So yung isang breeder po ay may edad na 15 years old. Pwede na siyang magkaroon ng itlog at makipagmate. So, sa mga matatandang breeder, umaabot ng mga 30 to 40 years old. Maganda pa po yung production ng itlog nila na yan. So, yung mga breeders natin na galing pong crocodile farm ng Palawan, ang binigay po nila ay first generation. Dahil po yung nucleus stock, yun po yung galing sa wild for conservation. Tapos pinag-mate yung kanilang wild tsaka sa wild, nagkaroon po ng captive parents. And yung captive parents, nagkaroon pa po ng first generation. So, hindi po pwedeng sa batas natin po, dahil conservation pa rin, hindi po pwedeng ibigay, ibenta ang parent stock, yung nucleus stock from the wild. So, F1 yung ginagamit po ng crocodile farmers natin sa ngayon. So, from that F1, nagsimula na po yung crocodile industry. Nandito na po siya sa mga livestock farms natin. At yung breeder po ng crocodile ay may kakayanan po yung saltwater crocodile natin, may kakayanan siya mag-itlog ng 60 to 80 eggs in one laying season. Sabay-sabay niya po ilalabas yun. Mas marami po yun. Ilan laying season yan, Doc? Isang taon, isang beses lang magkakaroon ng season. So isang beses lang siya maglilay ng egg. May buwan ba yan, Rainer? May buwan na nangingitlog sila?
Apo, ang buwan po ng pangingitlog ng mga crocodiles po natin ay nagsisimula po sa buwan ng Marso. Marso, Abril, Mayo. Tapos magkakaroon po yan, tatlong buwan po ang pisaan ng isang itlog po, ang isang crocodile po na, ay, isang clutch po ng crocodile eggs ay incubation period niya 90 days. So 3 months. So may hanggang pisaan po natin ay hanggang July or August. Bihira na po yung August pero may mga kukunti-kunti pa. Pagkatapos po ng August, yun na naman po eh magkakaroon sila ng hiwalay na activities, yung babae sa kanilang lalaki. At magsisimula ulit sila magligawan sa parte na ng November at December. Tapos magkakaroon po ng mating ng January hanggang February at mag-itlog na naman po ng Marso. So isang cycle lang yung kanyang... Matagal pala yan, ano? Reynel, nakakita na ako ng itlog ng ostrich. Gano'ng kalaki naman ang itlog ng crocodile? Opo, sa mga ano po, nakikinig at nanonood po sa atin, mahirap pong ipakita. Pero kung may na-imagine nyo po yung balot, di ba itik po yan siya, medyo mahaba. Dalawahin po natin, dugtong po natin yung dalawang itlog na yon. Ganun siya kahaba. Parang okay. Nakapahaba po siya. Itlog. Pahaba. Itlog. Pahaba siya. Hindi siya pa oblong, kundi pa, medyo pahaba. Parang itlog din ng turtle. Pahaba, no? Apo, pareho po sila. Kasi pareho po silang reptile. Medyo malaki nga lang, apo. So, yun. So, yung isang itlogan po, eh, meron kang 60 hanggang 80 na itlog. Depende po sa laki ng female. Meron po kami na record ng mga 100 eggs ng mga malalaking female. Dami, ha? O. Kailan naman na hatch doon sa 100 eggs? Yun. Maganda tanong yan, Kasendo. Yung ano po, dadaan na po natin ito, kinokolekta po namin yung mga itlog. Doon po pumapasok kami sa loob ng kulungan. Tinutulak-tulak muna namin yung mga parents na buhay. Medyo may thrill, di ba? Yung nakatras yung... Mas wild sila pagka bagong itlog, mas wild na. Yun, pagka lugan, mas matapang yung mga buhay. Oo. Kinagano mo yung itlog na. Tapos kinukuha mo pa yung mga itlog niya, di ba? Team ng tatlong tao po yun. Yung dalawa ay nag-aasikaso sa mga parents. At yung isa naman po yung kumukuha. So sa pagkuha po ng itlog, sensitive na po kami doon. Kasi po hindi po siya katulad ng itlog ng mga manok. Na yung itlog po ng mga manok ay pwedeng tumagilid. Oo. Yung itlog po ng crocodile, kung ano pong pwesto niya sa pagkuha sa pugad, yun na rin po yung pwesto paglagay sa transport crate. Kasi po, pag kinuha po natin yung itlog ng crocodile sa pugad, yun na rin po yung pwesto niya. Dahil nakadikit na po yung embryo sa taas. Okay. So, konting galaw po, maaring matanggal, madislodge yung embryo doon sa taas at maaring sumama siya sa may fluid. So, ingat na po kami yun. At iniingatan din po namin na huwag masilayan ng malakas na araw kasi namamatay po kagad yung sa UV light. Wow! Very sensitive pala, ha? Sa itlog pa lang po, meron na tayong kinukonsider na maraming factor doon. Tapos, kinukuha po namin ang temperature ng pugad dahil yun din po ang gagamitin nating temperature pagdating po sa artificial incubation. So yun po, susulatan po natin yung itlog sa labas para malaman kung sino yung parents niya at kung ilan po silang magkakapatid sa clutch na yun, pang ilang itlog siya. Lalagay na po yan sa artificial incubation. So sa artificial incubation, meron na naman po talaga tayong pangalawang tricks. Dapat po almost 100% na humidity, saka yung temperature. Yung temperature po natin, itong po masaya. Kasi yung reptiles po at saka sa mga crocodile, yung gender ng crocodile na lalabas, nagdedepende po yan sa temperature. Wow. So kung gusto niyo maraming lalaki, tataasan po natin yung temperature. Kung gusto natin mas maraming babae ang lumabas, babawasan po natin ang temperature sa mas mababa. So ang range po ng temperature ay nasa 28 hanggang 33. Pero kung gusto lang po natin na hindi natin i-manipulate yung temperature, nasa 32 lang po yung ambient, yung pinakamagandang temperature. Antay naman po siya. So, depende po sa population management ng isang farm,
kung pipiliin niya ay gusto niyang mas maraming lalaki. Kasi po, pag maraming lalaki, mas fast grower siya. So, alam mo, kulang ka naman ng breeder na babae, female. So, this season, maglilin towards lower temperature na naman. Pero, napaka-tricky po yun kasi pagka nadagdagan natin ng kahit na 0.5 lang yung temperature, maaaring mamatay yung itlog. So, maaaring sensitive po masyado yung sa artificial incubation. But so far po, meron po tayo 60 eggs. 75% po yung nakukuha naming hatchability. Grabe po, no? Diba ang saya ng usapan na to, Dok Sosi, Kasendo? Oo. Para. Eh kung hindi kaya pwede sa tao yung gusto mo lalaki, gusto mo babae. Gagamit ko lang po, sir. Pala, na, pwede yun. Mag-i-aircon lang, kaya electric fan, ganun. Ah, okay. Depende po. Itinin ko muna kayo, break muna tayo. Oh, sige, break. Sa pagbabalik po namin, tuloy-tuloy pa rin ang usapan. Sir Rainier, yun. So sinabi mo nga na ganun kadami yung mga napipisang itlog ng buhaya na kaya almost 75%, no? So, sir, yung mating ba na itong mga alaga nating crocodile, inihiwalay ba sila? O grupo-grupo, bahala na sila doon? Paano ba ang proseso? Iba-iba yung ating pairing system. So, meron tayong 1:1 pair, meron tayong communal pen, meron tayong ratio pen. So, yung ibig sabihin natin 1:1, nagkasama niya na yung kanyang kapares. Matagal na silang magkasama, hindi na natin siya hinihiwalay kahit na magkaroon pa ng breeding time. Isa naman ay yung communal pen. So, marami sila doon sa isang pen. Ang ratio natin ay isang lalaki sa tatlong babae. So, pwedeng hanggang 100 o 150 na crocodiles. Basta ang ratio natin to maintain na maganda ay 1:3. Isang lalaki. Rainer, tanong lang. Hindi ba, dahil sabi mo communal, hindi ba yung mga lalaki nagpapatayan? Hindi nangyayari yun? Apo. Yun na po yung papunta na po ako doon. Isa pong magiging problem natin basta communal ay yung dominancy ng male. Aha. Pag naging dominant na po yung male, ang ginagawa po namin, pinipull out na po namin dominant male para magkaroon ulit ng dispersal yung dominant. So, mababawasan ulit yun siya, pero kailangan po namin palitan ng bagong male kasi mawawala yung ratio. Masasayang yung female natin sa breeding pool. So, dadami yung female na hindi na mapapakinabangan yung itlog. Kasi maglilay pa rin siya ng egg, yun nga lang, hindi na fertilized ng female. Ay, ng male. Dahil kulang siya. Usually po, pag matanda na po yung lalaki, ganun din po. Medyo humihina yung kanyang paghabol doon sa mga babae. Kaya hindi niya na pa-fertilize lahat ng mga babae na meron dadala ng itlog. May timing din po kami ginagawa. Pagkadating po ng kanilang ligawan, nakikita na po namin yung kanilang activity. Paglalagay na po kami ng conditioning, dadagdagan na po namin yung pagkain nila ng calcium, mga dagdag pa na vitamins para mas kumpleto na po yung kanilang gagamitin sa katawan pang gawa ng itlog yung female. And then, condition na rin yung body ng lalaki, dapat hindi po siya masyadong mataba kasi hindi siya makakahabol ng mga babae dun sa kanyang pen. So, yung babae naman, binabawasan din namin yung katawan, dinidieta rin namin kasi po, mapupuno yung kanyang ovary ng fat, so, konti lang mapipwestohan ng egg. So, hindi natin mamamaximize yung kanyang egg production sa kanyang ovary. Mas maraming itlog, mas maganda po yung sa farming. Yun. Hatchability, kaya po namin mapahatch ay hanggang 75% ng eggs, na fertile eggs. Tapos ilalagay po natin sa incubator. Artificial incubation po ginagamit po natin for 90 days. So after 90 days, yung mga temperature natin, i-maintain natin into 32 para to balance lang po yung lalaki sa kababae. And then yung humidity, almost 100%. At yung air exchange ng oxygen, mas maganda kung from time to time, bubuksan natin yung incubator para magkaroon ng panibagong oxygen sa loob at lumabas naman yung mga dead oxygens niya. Yan. After 90 days, meron na tayong mga maliliit. Sir,
So, Rainier, yung ano, tawag dito, di ba nasa incubator sila? Anong pagkain nila nun? Meat na ba? O meron pa rin nasa milk process pa? Pag nasa incubator sila, wala tayo pinapakain kasi nandun pa sila sa loob ng itlog. Paglabas na paglabas nila, pag na-hatch na pala. Pagka-hatch na siya, meron siyang daladalang yolk. Hmm. Malaki pa yung kanyang tiyan, pero sarado na yung kanyang slit, sa umbilical slit. Lalagay natin siya sa isang nursery pens for 7 days. Ang kakainin niya ay yung sarili lang na daladala niyang yolk. Yung kulay dilaw. Yun po yung magiging pagkain niya for 7 days. And then, maglalagay na tayo ng unti-unting pagkain na mincemeat naman. Hanggang sa mag-umpisa siyang makaamoy ng pagkain and then unti-unti niyang na-adapt na kumain na dahil wala na po siyang daladalang yolk. For about 1 year, meron na tayong a meter long na crocodile. Ang crocodile po pala, dagdag ko dyan, ano, pagkalabas niya sa itlog, kumpleto na po yan. Miniature na po, maliit na crocodile na po yan. Kumpleto ng ngipin, wala na po siya. Wow. Laki na lang po yun. Hindi na siya kumpleto ng paa, may buntot, nakakakita na, nakakagat na po yan. Isang maliit na siya na crocodile, lalaki na lang siya. Hindi katulad ng ibang hayop na hindi pa develop yung sight, di ba? Siya kumpleto na, pwede na siyang mag-predate. Yung pag lumabas lang, pwede magpakagat. At least, okay pa lang yun, di ba? Medyo maliit pa lang. Kumakagat. Pero kung nakagulat naman, pwedeng mapunit pag nagulat yung hawak. Matalim na po. Matalim na talaga. Talagang kakabutas na rin. Nakagat. Anong ko po, ilan po ang kailangan na staff kung gusto ko magpatakbo ng gayong klaseng farm? Sa farming kasi po yung stages natin, sa maliit hanggang sa may nursery pens, isang tao lang gumagawa nyan eh. Hmm. So less staff yung crocodiles kumpara sa ibang mga livestock. Ang crocodiles, pwede siyang hindi gumagalaw. Pwede natin siyang hindi pakainin ng mas frequent. Kaya less din yung tao, konti lang yung activities. So pagkatapos ng hatching for 1 year, ilalagay na natin siya sa rearing pen. Rearing pen number 1, yung yearly, yung 1 to 2 years old. And then rearing pen number 2, isusort naman natin siya the next year sa 2 to 3 years old naman siya. So usually ang ginagamit natin for marketing na a 4 years old na crocodile. Yun yung maganda pa yung size ng skin. Kasi tinitingnan ng market ay yung scales. Kung ano yung size ng scale. Tsaka siyempre yung ganda at tsaka kinis ng scale. After nung rearing pen natin, ilalagay na siya doon sa finishing pens for a certain months or certain days para makita natin kung na gumaganda yung skin niya. Then, diretso na siya sa slaughter na side. Sa Pilipinas, may dalawa lang tayong accredited slaughterhouse dito. Yung sa Coral Agriventure Farms na nandito sa May Teresa Rizal tsaka yung isang nasa Kapalong, Davao del Norte. Yung kay farm ni Mr. Vic Mercado. Hmm. Maganda yun. Nakita ko yun eh. Yung slaughterhouse nyo. Sobrang linis tsaka parang may flow siya na hindi basta-basta. Napakaganda. Apo. Napakita na sa akin ni Kabong yun. Apo. Kailangan ganda. Din po kasi international standards eh. Kasi yung kumukuha sa atin, hindi po, bihira po yung market natin dito sa Pilipinas. Kaya ang tinitingnan din nila kung accredited at talagang pasok sa standard nila, yung process bago, it will matter kung magkano yung bilihan sa Rainer, binanggit mo na yung kumukuha. Sabihin, international kumukuha. Anong kinukuha? Skin ba? Or yung meat? Or anong part ng crocodile ang kinukuha? Ano po? For export po tayo, yung crocodile skin, raw skin po, salted raw skin. Inaasinan lang yung skins na binalatan na crocodile, tapos export sa ibang bansa. Ang first po namin ay, ang tanning area ay nasa Singapore. Tapos pagkatapos na, ibang industriya naman po yung tanning. So, hindi na siya part ng farming, sila na po yung bahala doon. Bibenta na namin sa kanila for salted raw skin lang siya.
Then, kung gusto po namin magkaroon ng product na mga bags, bibili ulit kami from our skin na binenta sa kanila. Kasi ibang industry na naman siya. So, babalik na sa amin dito, ay tan na siya. Nakatan na siya. And then, gagawa na lang po dito ng local manufactured na mga bags, belts, and wallets, and everything. Yung meat ba, binibenta nyo rin? Or yung skin lang? Opo. Yung mga natitira po dito na meat, allowed po tayo na gamitin siya for human consumption. So, modify na kami ng mga iba-ibang recipe. Ang ganyan yung nakikita natin sa market ngayon ay crocodile sisig, may crocodile burger, may sausage, may barbecue, meron ding raw meat, pero medyo mataas lang po yung presyo niya kasi kakaibang meat siya, exotic pa yung meat. At internationally agreed, hindi po ibaba yung presyo. We can discount the price, but we cannot mark down the price sa bagsak ng presyo. Pero yung meat na to is loba sa cholesterol? Kasi di ba yung sa ostrich, alam natin, mas mababa eh, di ba? So, okay. Ito ba, ano bang ano nito? Ano po, no cholesterol po talaga siya. No. Zero. Po. Kasi wala po siyang fat. Yung skin, tapos meat po kaagad siya. Wala siyang fat layer. Yung fat body niya lang po, yung nakabalot sa kanyang intestine. Yun lang na ginagamit. Product po natin sa crocodile, wala naman pong tapon sa farming na to. Lahat po pwedeng pakinabangan. Na-explore din po namin yung ibang mga part niya, like yung paw for souvenirs, yung teeth, yung skull, mga enthusiast natin dyan, yung mga nag-exhibit, yung mga gustong magkaroon ng souvenir na buto ng crocodile or head ng crocodile. Yan, may mga ngipin, mga pendant. Sabi nila, anting-anting daw yun eh, yung bait pa. Maraming mga ganon na gustong kumuha. Kaya locally, nagbibenta rin tayo ng mga other products na yun. Pero ito po ay naayon sa international standard yung pagbenta. Meron po tayong regulatory dito, yung DNR, BNB. Sila po yung CITES Management Authority natin. So kaya yung mga farm po natin dito, ay registered po sa Convention International Trade of Endangered Species. So dahil endangered species po ito, sumusunod kami sa kanilang alituntunin sa bawat galaw ng produkto. Kaya hindi madaling ibenta at wala po masyadong market po within the country yung crocodiles po natin. Sana sa in the future, pag napalaki na po natin yung industry, magkaroon na, ma-open na po sa market. Ang gusto namin sana mangyari ay yung maging staple food. Parang kahanay na ng mga manok o yung baboy, baka natin for livestock yung farming ng crocodile. Pero it's a long way to go, but we hope na pwedeng sana po mangyari yung ganung panahon. Sir Rainier, ano ba lasa ng crocodile para dun sa mga hindi pa nakakain? Ako po nakatikim na ng sisig ng crocodile, pero yung iba, ano po ba ang lasa ng crocodile? Oo, way back sa ating history, ang crocodile kasi part siya ng mga birds. Lineage siya ng birds. Kaya yung meat niya is white meat. Kaya kung lasa niya, same din siya sa lasa ng mga birds natin. So manok ang lasa niya. So, medyo kakaiba nga lang kasi naiisip natin, crocodile yata itong kakainin ko. Pero manok din po. Eh. Mataas yung moisture content. Ba't ganun? Medyo nakakailang lang. Mataas ang moisture content niya. Pwede siyang haluan ng mga kung ano. Pwedeng spices. Na-absorb. Pero yung ostrich, for example, right here, parang mas compact siya. Ito ba compact din compare sa chicken? Kasi yung chicken, di ba, 28, 30 days lang. Apa, pareho sila po ng ostrich. Na medyo compact yung fiber niya. Apa. Yeah. Okay. So at least, marami tayong nano dito sa crocodile, no? Nalaman. Ito talagang, ako, wala rin ako masyadong alam dito sa crocodile. Magandang topic talaga ito. Okay, ma. Rainer, may tatanong lang ako. Apa. Totoo ba yung crocodile meat? Maganda kung may asthma ka?
Parang nakakatulong daw yun. Totoo ba yun? Apo, yung crocodile meat po natin, kasi meron siya kasi yung antimicrobial property. Mm. Dala-dala na po niya ang crocodiles. Kasi babalik ko po ng konti doon sa biology niya, sa physiology pa ng crocodile, eh, kung mabawasan po yung kanilang parte sa katawan, sa wild, or masugatan sila, sila na mismo mag-heal. Sarili na nilang, meron silang properties na magagamot. May panggamot sila. Kaya dala-dala po yun, innate na po yun sa may kanilang dugo, tsaka sa meat. Kaya yung meat po ng crocodile, eh, maganda po para sa ibang mga may sakit na like asthma or in-explore din po namin yung para sa cancer. Ginagawa po namin ng studies about yung sa dugo, baka pwede pang matanggal yung protein na yon that enhance yung protein para magpanggamot sa mga cancer or HIV. Marami pa pong iba. Yung oil po, crocodile oil na gagamit din po natin para sa skin allergies. Sabi nga po doon sa nabasa ko, yung mga Chinese daw ginagamit nila yung soup, yung ari nung nung crocodile ginagawang soup. Marami pong bumibili ng ari ng crocodile. Nasa slaughter stage pa lang siya, sold out na. Ganun siya ka-demand. Pero marami pong bumibili. Wala naman po nag-return or nagbalik ng binili nila. Although hindi pa po namin proven na meron ganon in science, kasi we rely on science. Pero wala pa naman po. Okay rin naman sila. At may bumibili pa rin naman. So hindi natin masabi kung talagang may kinalaman po it's aphrodisiac or something na they make them strong. Anong sabi po sa akin yung writer natin? Sa Ricky. Pwede natin explore. Pwede naman siguro. Pero ako, siguro, sabi nila sir, hindi pa daw pwede sa mga medyo bata-bata pa eh. Hindi pa ako pwede niyan. Ako, kailangan ko na niyan. Anyway, Rainer, isang tanong pa, no? Kaya sinasabi mo how many years bago kumagamit yung lalaki o babae? 15 years ba? Apo, kaya kung magkakaroon po, gusto niyo magkaroon ng farming ng crocodile at nagsisimula po kayo sa maliit, mahaba-haba pa po linya ang ating tatahakin. 15 years? From juvenile na ilang, may, ano yun, na 6 months yung juvenile? Apo. At saka, nabibili basta-basta ba yan o regulated din? Regulated po. Ang main stock lang po na pwede nating kunan ay yung Palawan. Okay. Na naayon sa batas. So kami po, pwede kaming magbenta within the circle lang kasi nasa legal basis po kami. So lahat po ng gustong mag-apply, mag-a-apply po sa gobyerno at ang gobyerno po ang magsusupply ng legal stock. Engineer, paano yan? Kunyari, gusto kong bumili ng isang crocodile para sa katahin. Pwede ba kaming bumili? Kumuha ba ng permit sa inyo or paano? Sa DNR o paano bang proseso niya? Meron pong nangyari na programa dyan tungkol sa tag-iisa-isang buhayan na binibigay sa mga gustong magkaroon. Hindi po natuloy yun sa gobyerno. Sabi ko nga po kanina, gobyerno po talaga ang main stock natin. So yung programa na yon hindi pa nabubuo ulit ng gobyerno. Ang nabuo lang po ay yung farming, which is minimum of 50 heads. 50 na crocodiles ang pwedeng i-acquire at one time purchase ng mga farming. So, farming pa lang. Farming pa lang talaga. Opo. So, mahaba po, Doc Sosi, mahaba po yung linya para makarating ka doon sa productive na. Kasi pagka 15 years, magpuproduce pa lang siya, and yung po ipuproduce mo po ay panibagong set of breeders pa din. So, baga mga 30 years, 25 years bago pa makakabuo ng isang maganda. 30 years? Opo. So, yun, nabanggit ka po. Ang makikinabang na dyan, yung mga apo ko na. Opo, yun po. Yun po binabanggit ni Mr. Mercado nung nakaraan. Kare-episode natin na paaring hindi pa natin mapakinabangan, kundi yung mga apo na. Kasi yun nga po, yung cycle niya, ang beses lang. Kaya kanina sabi ko, nung last episode nga, sabi ko, na dapat at least makilala ka ng apo mo na
nag-umpisa ka sa crocodile. Opo. Kaya kung mag-uumpisa po tayo ngayon, medyo malaki-laki na para bawas na yung mga taon. Okay lang, problema po sa mga malalaking breeder naman, eh pag nilagay natin sa isang pen, malamang naman eh yung compatibility. Pwede sila mag-away. Yes, yes. Unless yung maliit pa sila, magkakasama na, so less ano po, less aggression para sa kanila. So it's a win-win situation yung doon sa pag-preparing. Ang galing. Na-amaze po ako. Na-into eh. Galing. Kaya, Amy, kung gusto mong makilala ka ng apo mo, kailangan mag-alaga ka ng crocodile. Ano, magandang pamana. Ikaw na yung, ano, parang sa'yo pupunta yung kita, sige ako gagastos, gano'n. Rainer, may isang tanong pa, no, ha? Yung mga organs niya, yung laman loob, yung visceral organs niya, tinatapon ba yan o saan ginagamit? Sa ngayon, wala pa tayong naisip kung paano gamitin yung ating mga visceral organ na yan sa crocodile. Pero sa ibang bansa, nagagamit na nila, hindi nga lang natin ma-apply dito sa Pilipinas. Siguro sa sunod na mga panahon, ma-consider natin siya as one of the products. Dito sa local market lang natin. Madagdag ko lang dito sa Pilipinas, simula nung nag-start yung ating selling ng crocodile skin, siguro noong 2006, if I remember it right, hanggang sa ngayon, nakabenta na tayo ng almost 25,000 crocodile. So, crocodile raw skins na yun. 25,000? Wow! Raw skins na po yun. And, okay. Raw skin na po siya. And we are looking forward na ang annual na benta natin umabot po ng 10,000 skins. Wow. So, yun yung target. Pagkatapos, Rainer, balita ko, ang market ng crocodile skin is Louis Vuitton ba yun? Sa Singapore na po sila kumukuha sa ating pinagbibentahan. So doon sa... Ang outcome is Europe pa lang po ngayon. Since ito po ay sa Czech Republic yata, tama ba? Czech Republic? Meron pa, meron po doon. Louis Vuitton, tsaka meron pa pong isa eh. Pero mainly, yung Louis Vuitton po napupunta yung product ng Philippines. Galing. Parang puro ganun yung sinabi ko ngayong episode na to. Na-amaze ako, ang galing. Pero sa Rainier, may tanong ako, yung 4 years old na crocodile na good for selling, gano'ng kalaki yun? 4 years old, about ano siya, 1.5 meters na crocodile. Malaking skin yun. Ang productive kasi yung silikingan nila, hindi to lang sa belly. Belly skin lang siya. Yung sa may dibdib, papunta dito sa may hind limbs na. So kung saan yung mas maganda, yung part ng kung saan siya nakadagan, yun po yung makintab, yung walang scratch, yung walang mga toldok-toldok. Talagang malinis at maganda yung scales na sa pattern. It's demand sa higher price sa ibang bansa. Meron pa tayong iba, yung back strap niya, yung sa likod. Yun, yung tanong ko, yung likod. Ginagawang belts, may iba ginagawang accent sa sapatos. Meron din yung bandang kilikili sa paa, ginagawang watch straps. Gawa wallet. Pero ang main na product niya yung sa belly skin, mga pang bags. Kasi soft leather yun. Amy, may dagdag ko lang ha. Noon nakakuha ko kabong ng yung belt ba? Niregalo niya lang sa akin yun. Hindi ko naman kayang bumili ng gano'n. Ano? Pero nag-warning siya. Kung abroad ka daw, hindi basta-bastang suot mo yung belt. Dahil baka sabihin, you know, kung saan galing. Kaya meron siyang, parang, Rainer, parang dapat may certification ka na yun ay talagang... Ang bawat product po natin may kasama tayong authenticity card. Lahat ng product. So yung authenticity card po na yun, dumadaan po yan sa gobyerno, may stamp po yun ng gobyerno, may pirma po ng gobyerno, na yan pong product na yan, galing po sa isang legal farms. Oo. So, yan yung parang katab-katab kadala-dala niya ID ng product mo. Kung suot mo po yung belt,
at abroad ka at nakita nila na meron kayong endangered species na product sa inyong katawan, na inspect, kaya pakita nyo lang po yung authenticity card. Kung wala ka ng Rainer, maaaring makulong ka, tama ba? Maaari pong una po ba, kukonfiscate muna yung unit mo. And then, if marami po siya, sobra po siya sa lima, and then you will face charges against okay. Kasi meron pong 4-item rule. Dapat apat lang po na item ang dala mo at one time travel na dala-dala siya. Kaya, Sendo, Amy, sabi ko sa misis ko pag mag-abroad, eh, wag magdadala ng limang bag ng Louis Vuitton. Plastic bag na lang ang dadalin. Plastic bag na lang. Eh, hindi bale, Doc Sosi. Hindi siya magdadala, pero bibili siya sa labas ng lima. Hindi, hindi kaya. Hindi kaya. Kaya. Napakaganda. Alam mo, bihira lang itong opportunity na ito na nakuha natin na ang talent ni Rainer, no? Sana mapanood dito lahat at maibalita na meron pala such thing as crocodile farming. Opo. Yes. Although bago lang po ito sa Pilipinas, ang tawag po namin dito is non-traditional farming. Gusto pa po namin sana mas mapalawak ito at makapagdala pa tayo sa iba pang parte ng Pilipinas. Kung magkakaroon po tayo ng panibago pang mga farms, mas maganda po sana magkaroon tayo ng tulungan para sa conservation at mapaayos din yung ating mga crocodiles sa wild. Yung modelo po na ginagamit namin dito sa Crocodiles Process Philippines Incorporated ay napakabago. Yung mga ating mga businessman na may crocodile farm ay naglalaan ng sapat na halaga para matulungan ang conservation ng ating mga wild crocodiles, which is hindi po nagagawa ng other farmers doon sa ibang bansa. Nakita ko po na sincere po yung ating mga crocodile farmers at gusto po nilang tumulong talaga dito, hindi lang po dahil it is corporate social responsibility for their company, but it is also a commitment towards the endangered species na mas mapalago natin and to help the communities that was left behind by the poverty in the rural areas. Mas marami pa po tayo matutulungan not only for the farm. At Rainer, nabanggit mo yung salitang community, no? Totoo ba na umaatake yung crocodile o pag-agitated lang? Siguro, Amy, sagutin niya na ba yan o paano, Amy? O break muna tayo? Break muna tayo. Break muna tayo, Doc. So Rainier, ang tanong ni Doc, ito bang mga alaga natin ay talagang harmful sa ating community na masasabi? O ano lang, tawag lang ng gutom, di ba? Or nainis, ganun. Meron kasi tayong mga natural na mga crocodiles na nasa wild natin ngayon. So kasama ng mga communities natin yan na nabubuhay sa kanilang araw-araw. May tatlo lang tayong kailangan gawin para maiwasan natin na magkaroon ng problema with the crocodile. Kung unang-una po kasi ang crocodile po natin ay nocturnal. So sila po yung mga hayop na aktibo sa gabi. So pag dumilim na, iwasan na lang po natin na pumunta pa doon sa lugar na kung saan yung mga... Pangalawa, ang mga crocodiles natin ay very territorial. Kung saan yung kanilang mga lugar na kanilang na-establish na teritoryo, pa-protection na nila yan dahil doon sila kukuha ng mga pagkain. So pagka nagpapanahon na ang mga tao ay napapasyal doon sa teritoryo niya, at ang pangatlo, meron pa siyang pugad o itlog, panahon ng patag-itlog, mas mataas pa yung posibilidad na maaari silang agresibo. So sa tatlong pong iyon, very nocturnal, sa gabi, teritoryo, at breeding season. So pag pinagsama-sama po natin itong tatlong ito, maaari pong magkaroon ng isang insidente ng pag-atake ng crocodile. So pwede po nating pagsamahin sila. Kutulad po, pumunta ka sa teritoryo pero umaga. So mababawasan po 'yon. Pumunta ka sa teritoryo gabi pero hindi po breeding season. So mababawasan na naman.
Kaya yung mga komunidad natin, alam na po nilang makibahagi sa mga crocodiles natin. Yung nangunguha sila ng mga alimango, alimasag, mga iba pang mga produkto nila, tatanim sila ng agar-agar. Pero bihira po yung attack. Yung naririnig po natin ng atake ay mga insidente lang na napagkamalian sila ng buhaya sa mga panahon na yun. Maaring naapakan nila yung buhaya sa time ng umaga. Yung iba po naman eh talagang kasalanan na rin nung buhaya dahil meron siyang ibang naiisip sa mga lugar na yan. Napagkamalian niya yung mga komunidad natin. Kasi lahat po ng gumagalaw sa gilid ay kinukonsidera niya pong pagkain. Dahil po sa wild, napakakonti ang pagkain ng mga crocodiles natin ngayon. Dahil po sa mga nangyayari rin na land conversion, di ba, yung kinukonvert yung mga mangroves natin, yung coastal communities, mas marami ng tao, so nabubulabog din po yung ibang mga buhay ilang. So nababawasan din yung kanilang pagkain. So sa kanilang paghahanap ng pagkain, nagkakapanagpulang po yung tao tsaka yung crocodiles. So hindi po talaga intensyon ng crocodiles na isama yung tao sa kanilang pagkain, kundi ito po ay isang aksidente lang at napagkamalian nila. Mistaken identity, isa nga. Oh. Actually, dagdag ko lang, ano? Sabi ko nga, napasyal ako doon sa isang crocodile. Sa crocodile farm nila, apa? Yung pinakakulungan, ang baba lang eh. Parang kulungan lang ng sa baboy eh. Hindi siya mataas. Tama ba rin? Anong kinakailangan height ng fence and anong fence ang kinakailangan? Apo, kahit po hanggang 2 meters lang siya o 1.5 meters. Kaya lang po nakabaon po yung mga siguro 1 foot ng fence kasi para hindi siya maghukay sa ilalim. Baba lang po. Ang importante lang po doon ay yung meron kayo tayong naka-overhang, nakapagano sa taas ng pen. Kasi po pag akyat ng kumuna pa pag ganyan ako dahil maaari siya pwedeng mahulog pa ulit pabalik sa loob. Yun yung pinaka-importante na po ng mga accreditor natin. At palagi naman pong secured yung ating mga gates. Meron palaging padlock. Pag nagpapakain sa mga farms, inahagis lang naman po yun sa lugar ng kanilang pen na kung saan doon sila palagi kumakain. Hindi po binibigyan na isa-isa na nakahiwalay. Pagka umaga, medyo malamig yung panahon, hindi naman po siya pinapakain sa malamig ng panahon dahil hindi rin siya natunawan. Gusto niya po yung init talaga. Kadalasan po mga after lunch. Kasi pagtapas-taas ng araw, pagbaba ng konti, kakain na siya. Tama po sa gabi, medyo busog na siya. At aktibo na naman siya para tunawin na naman yung kanyang kinain. So pag nabigyan po natin siya sa umaga, may hirapan po siya natunawin yun dahil hindi po siya active. And it could cause death sa kanya pag hindi po natunaw yung pagkain sa kanya. Yun. Wala po siya ng pili sa pagkain. Kahit sabi po nila, palagi eh, binubulok pa ng crocodile bago nila kainin. Yun, mas gusto nila yung bulok. Hindi po naman ganun. Sa farm po, hindi po tayo nagpapakain ng mga bulok na pagkain. Dapat po sa kanila eh, tama-tama lang yung pagkabigay mo, hindi naman siya talagang lusaw. Medyo namatay lang siya sa isang slaughterhouse o talagang intentional para doon sa crocodile. Pero binabawasan din po namin yung mga panahon na malamig. Pag malamig ang panahon, like mabagyo, mayroong ulan, hindi na po kami nagpapakain sa mga crocodiles natin dahil hindi rin naman po siya matutunawan at isusuka niya lang. So, wala pong masaysay na pagkain at pagkain. Kaya kailangan maganda rin yung init ng farms po. Sir Rainier, merong programa ang DNR, parang Adopt a Crocodile. Parang ito ay parang gagamitin nilang panlinis ng mga, ayun nga, sabi mo, kinakain kasi ng mga crocodile is mga patay na hayop. So parang hindi na nila magamit itong mga incinerator. Ipapalit natin ay mga crocodile. Ano ba 'to? Maganda ba 'tong idea? Kung 'yan yung binabanggit mo ay yung naisip dati noong unang pangpanahon kasi talaga ang design kasi nung crocodile farming dati tapunan lang ng mga mortality.
mga farms. So kaya yung binanggit ng una ni Mr. Mercado na accidental breeders na lang sila. From a grower, naging silang accidental breeder. Kasi they request crocodile only for the surplus na mailagay doon, mabigay sa mga surplus farms. Pero it end up na sayang, nandiyan na eh. Nandiyan na yung, ano, yung crocodile and then we can look for a market. Yun, yung programa na yon na adopt a crocodile for another parang lalagyan, bibigyan mo ng pagkain from the surplus mo. Eh, ito na yon yung ginawang crocodile farming industry. Meron tayong adopt a wildlife species ng DNR. Yun naman po yung kahit anong species pwede mong tulungan. Hindi lang crocodiles, meron tayong eagle, turtles, monkeys, lahat po pwede natin tulungan. Yun po naman po ay bibigay mo ang iyong donations to those center, mga rescue centers para mabuhay yung species na kanilang sinusuportahan. So for sa crocodile, wala pa po tayong adapt crocodile na certain provisions para lang sa crocodile. Meron po sa other wildlife kasama na po crocodile doon. So, Rainier, na-curious ako. Matagal mo na bang pinangarap na mag-alaga ng crocodile? O paano ka ba napasok dito? Meron tayong mga iba na gustong, alam mo na, kasi itong industriya na to, hindi naman ganun ka open. Sabi ko nga, nung bata ka, ang gusto mo lang paglaki mo, doktor, police, sir. Kasi yun na yung alam mo. Pero ikaw, iba ang profession mo eh. So, marine biologist yan, ha? Marine biologist. Marine biologist po. Ang nagsimula ako ang BS ko kasi ay fisheries. Actually nung bata ako ang gusto ko lang maging maging forester. 'Yun. Kaya lang hindi natuloy kasi isang lalaki, 'di ba? At kailangan sa parents na tumulong. So nagkaroon na ng pagkakataon na makapasok doon sa fishery school at nakasama yung ating mga magulang. So naging BS ko is fisheries. And then nag-masters po ako ng marine biology. And then after noon meron ako nag-graduate din tayo ng endangered species management doon sa United Kingdom. And then it comes along na yung crocodile is nandiyan sa harapan natin. Nag-apply po ako sa Palawan dati ng Crocodile Farming Institute dahil naghanap sila ng mag-aalaga para doon sa may maliliit na crocodile. Ang tanong lang po ni Dr. Ortega sa akin, fisheries ka, anong natutulong mo ba para alagaan yung crocodile? Ang layo nyon, isda at buhaya. Sabi ko, sir, simple lang po yun. Kasi sa amin po sa fisheries, modular din yung ginagawa namin eh. Meron din kaming maliit na isda. Papalakihin namin sa nursery. Papalakihin namin sa isang size pa ulit. Isusort namin siya. Sabi ko, tingin ko, sir, pareho lang po yan sila ng konsepto. Pinapalitan lang natin yung species na alagaan natin. So, makakatulong po ako sa inyo, sir, na mga iba ko pang nagamit na ng mga konsepto dito sa fisheries. And then, it turned out, sa pito kami, nakapasok ako doon. And then, the rest is history. So, and that's para mahilig din tayo mag-research. So, nalipat din ako sa research. At pinaikot ako ng research dito sa buong Pilipinas para hanapin kung saan yung mga crocodiles at magbilang ng crocodile sa buong Pilipinas. Simula nung 1999, Crocodile Farming Institute ako. Kompleto pa po lahat sa akin. Andito na rin po ako ngayon. Katulad ko, ah. Opo. Anyway, tatanong ko, no? Nabanggit mo na UK, biglang pumasok lang sa isip ko. Tayo ba ay nahuli when it comes to crocodile farming? O sinong bansa ang nangunguna when it comes to advantage or yung dami ng crocodile na inaalagaan? Apo. Tama po yun. Yung crocodile farming po sa Pilipinas, napaka-late po natin. Late po tayong nag-advance. Pero yung advancement po natin, hindi po tayo nahuli in terms of advancement. Pag mas nauuna po sa crocodiles, sa species po nito, yung saltwater crocodile is Australia. And the second will be the Papua New Guinea. And other countries na range states niya like Malaysia and other things. Pero in terms of the production ng skin and best skin na Crocodilus porosus at the same species, hinahabol po nila ang Pilipinas.
Wow! Bakit po tayo nahabol? Kasi tayo bakit, lang. Bakit? Kasi Pilipinas lang po yung farms na closed circuit. Hindi po tayo kumukuha from the wild. At namamanage natin yung ating mga skins sa farms. Yung ibang farms po kasi, kumukuha sila sa wild, sinasama nila sa kanilang captive. And then, nagkakaroon sila ng mixing doon bago sila nagbebenta. So, merong parang yung lineage nung kanilang crocodiles eh nagbabago through time. Pero sa atin po, namimaintain natin ng pantay simula sa una, F1, F2, the same line. Yeah. Kaya pare-pareho yung lumalabas hanggang sa dulo. Yun. Kaya hinahanap po tayo ng iba pang mga bumibili ng skins in terms of the same species ng Crocodilus porosus. Although, paakyat naman po yung ating innovation, medyo matagal nga lang kasi mahaba po talaga yung labanan dito sa crocodile farming, years and years and years para makaproduce ng isang magandang crocodile skin. Grabe, ang dami ko natutunan ngayong araw. At naniniwala ako na marami din matututunan yung mga manonood sa atin. Pero hindi gawang biro, ha? Kasendong, Amy, hindi gawang biro 15 years. Kaya mapapayo ko sa'yo, Rainer. Yung kung may anak ka, o kaya bata pala yung apo mo, turuan mo na yun ng kung anong nalalaman mo. Dahil 15 years pa uli ang lalabas uli noon. Opo, actually yung panganay ko, kasama ko siya nagpapisa ng itlog nung maliit pa siya. Oh, really, ah? Kasabay na siya kagad. Kaya hindi na po sila takot sa crocodile. Siyempre, hindi lang po natin maililipat sa kagad sa panahon na to kasi less na yung kanilang interaction sa mga live animals . Ngayon, more of technology na sila. So, kaya sana po, kung mag-innovate na yung farm natin medyo pindot-pindot na technology. Yun, doon sila matutulungan. Pero, yun po, tama po kayo doon, Dr. Rossi. Nagtitrain na po kami ng mga young generation. Yes, para yes. May bagong dugo naman ay may dadagdag sa atin. Simple lang yung kanila, nakakuhan ko, yung fence nila, yung water level noong kanilang grow out. Simple lang. Kaya lang, yung panahon, parang napakahirap yung 15 years. Hindi ka tulad ng mga broiler, tulad ng baboy. Sandali lang ang panahon. Yes. Oh. Apo. Kaya po yung mga gusto mag-venture ng crocodile farming sa Pilipinas, tiyaga po talaga. At saka high investment siya. Marami rin po yung nilabas ng mga farmers natin bago sila makapag-produce ng good quality skins. And yung good quality skins po na yun, meron pa po tayong kakompetensya sa ibang bansa. So mataas din yung labanan sa international market. So, napaka time-consuming at high investment yung crocodile farming. So, we want to encourage them to support yung crocodile farming kung lalaki tayo, di ba, sa Pilipinas, yung industry. And at the same time, magkaroon po ng corporate social responsibility para mapa-unload din natin yung ating crocodiles sa wild. Patuloy na umasenso ang lahat ng bawat Pilipino. Sana makatulong ang ating crocodile industry sa kanila. Hindi lang po basta lang naisip na crocodiles tanggalin natin dyan kaagad sa kanilang natural na tirahan dahil nakakatakot. So, yun po yung aming advocacy and committed po yung mga crocodile farmers natin for this industry na tulungan po ang ating mga kababayan na magkaroon ng kanilang sariling income sa crocodiles. Pero hindi pa po natin masasabi na bukas po yayaman na sila sa crocodile dahil mahirap pong gawin ng paraan na mabilisan. Ito talaga po nasa nature ng crocodile na kahandahan siyang umaman. Okay. Yeah, Amy, tsaka Doc Sossi, natuto natin yung crocodile, hindi pala buhaya. Mahina pa lang kumain. Mahina kumain. Oo. At saka alam mo, malinis sila. Malinis siya mga crocodile. Opo. Opo. So, sa farm po talagang kung ano lang yung pesto na ginalawan nila, doon lang din sila iikot. At pinapakain natin sila ng mga malinis na pagkain. Hmm. Kahit sa wild po, pinipili din nila yung kanilang kakainin. Hindi rin naman kaagad nila
kinukuha yung talaga hindi na dapat kainin. Rainer, isang tanong, ano? Yan. Isang tanong. Binanggit mo 15 years. Pagkatapos baka naman mag-alaga after 15 years, mamatay. Anong mga causes ng mortality ng crocodile? Opo, mainly po, sa mga malalaking crocodile natin, aggression na po yan siya. Aggression. During breeding season, talagang nagkakaroon ng breeding aggression yung lalaki sa lalaki kung naka-communal pen po kayo. Kasi mag-aagawan sila sa mga babae. Kung naka-single pen naman po sila, ginagawa namin, hinihiwalay kaagad yung lalaki tsaka babae after ng mating para maiwasan na yung breeding aggression. Kasi po talagang pipilitin ng lalaki na makapag-mate. Pero, Rainer, wala silang bakuna, digestive upset, opo, or respiratory problem, walang ganon? Wala po eh. May sarili po silang panggamot eh. Mayroon pong antimicrobial property. Ito lang po yung difference ng mammals and crocodile, ng reptile. Pag sa mammals po, pagkaroon tayo ng problema, ng sakit, bago lang lalabas yung ating immune system, di ba? Bago lang siya gagana. Bago lang siya mag-aap. Pero yung crocodile po, palagi na po naka-guardian. 100% naka-guard siya palagi. Kaya kung ma-scratch yan, siya na kaagad magre-response kaagad. Magre-response siya kaagad. Hindi yes. Na po siya magde-develop. Kaya kung mabawasan siya ng parte ng katawan niya, so aggression, hihihil niya kaagad yung sarili niya. Ang problema po, pag hindi niya kinayang mag-heal, tapos tuloy-tuloy pa rin yung stressors, may inaaway pa rin siya, may nagkakaroon pa rin ng aggression, it will lead to strong high stress and to lead to death na sa kanya. Hindi na siya makakabawi kasi unti-unti na pong babagsak yon at hindi na po nakakabawi. Hindi katulad nung sa tao, pagka nagkaroon ng problema, akit siya, i-address na yon, tapos bababa siya ulit. Pag nagkaroon ulit problema, akit siya. Pero sa crocodile po, once na bumaba, wala na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na po yun. Okay. So, ang most common na mortality yung sa mga breeders ay yung aggression. Kaya iniiwasan po namin. Kaya lang problema po, hindi po natin makita yung aggression eh. Nangyayari tuwing gabi kung active sila. Gabi, dahil nocturnal sila. Opo, tapos hindi naman po tayo pwede mag-referee doon. Oh, dali, awat. Hindi siya maaawat eh. Yes. Pero kung kung ginagamot yung crocodile ba, ini-inject ba yan ng pampatulog or Paano treat ang crocodile? Kung nangyari kung gusto mong i-treat yung mga sugat or ano man sakit, paano bang treat ang crocodile? So, kung gagamutin po natin yung crocodiles, wala po talagang paraan para sila ay makatulog. Hindi po sila nakapatulog. Hindi po sila na-anesthesia. Hindi po sila tinatabla ng anesthesia. Ang ginagawa lang po sa kanila yung pang-paralyze. Medyo hindi lang sila nakakagalaw. Kaya they can bear pain. Habang okay. In relation to that, siyempre, DNR, ano? Kung siya'y kakatayin, dapat it should be in a human way, right? Paano yung slaughtering ninyo? Apo, approved naman po sa Department of Agriculture po kasi yung Animal Welfare Act. Meron po tayong humane way ng pagpatay po sa crocodile. So, ginagamit po natin sa crocodile ay yung electrostunning. Okay. Yung electrostunning po ay nandun yung crocodile sa part ng mababaw na tubig and then i-hit natin ng stun yung batok, then yung crocodile po mapaparalyze and then makakatulog siya ng for a certain minute. Tapos, pwede na po siyang dalhin doon sa slaughterhouse. Marami tayong na laman sa araw. Lahat po ito bagong ano, kasi ngayon, Doc, kasendo, ngayon pa lang ako tawag dito,
nakapanood or nakapag-interview na tungkol talaga sa buhayang. Uh-huh. Diba? Si Doc Sossi kasi nakapunta na eh. Ako po talaga, uh-huh, mag-sakin akin to. Ayan. So, maganda po na nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap sila Sir Rainier saka si Sir Bong para dun sa unang episode natin na pag-alaman natin paano, gano'n ba kahalaga ang mga buhaya? At ano-ano ba yung mga bagay na pwede nating makuha dito? Kita mo naman, yung buong balat ng buhaya sa likod, sa harap, pwede nating gawing na mga bag, belt, yan, di ba? Tapos, ano pa yung ngipin? Ilan po ba yung ngipin ng buhaya? Kasi ilang kwintas din yun, di ba? Pwede ka talagang kumita. Ha? Ito, kikita ka sa byproduct. Sa byproduct, yung mga accessories, yan. Pero kasi sa farming, kasi matagal eh, sabi nga ni Dr. 15 years ba ang kailangan mo hintayin. Pero kikita ka sa pagbubuhaya. Yan ang masasabi namin sa inyo. Sir Rainier, kulang po ang panahon namin na naman. Pero napaka-siksik na ating episode ngayon. Ang dami po talaga namin natutunan. Sobrang dami. Maraming salamat po. Rainier, salamat. Tsaka sa yung kasamahan na si Kabong. Salamat at napaulakan nyo kami sa aming request. Thank you. Yeah, Kabong, thank you. Salamat din po. Sana po makadalaw kami sa ano nyo, sa Form You After Pandemic, no? Na makita natin talaga. Ayan po, maraming salamat din po sa mga lahat ng tumutok sa atin. Alam ko po na marami kayo natutunan. Hanggang sa susunod po!